Saan naman kaya ngayon may hiring? Bad trip naman kasi itong mga recruiter na to. Puro follow-up na lang ang sinasabi. Pero lilipas na lang ang ilang linggo. Hindi pa rin nila ako tinatawagan. Napahinto naman si Dahlia nang makita niya ang mga tao na nag-uumpukan papasok sa isang malaking building. Nagtataka naman siya kung anong meron doon at sa tingin niya ay hindi naman siguro kabawasan sa oras niya na sumilip doon. Sinundan ni Dahlia ang alo ng mga tao hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang malaking building. Doon ay nakita niya ang pagkalaki-laking tarpaulin. May mga nakalagay doon na job fair. Yun pala ang dahilan kung bakit maraming tao sa building. Ayos! Kung sinuswerte ka nga naman oh. Mukhang narinig din agad ni Lord ang request ko. Bulong ni Dahlia sa kanyang sarili. Iniayos niya ang kanyang resume na muntikan ng magusot. Napatingin naman siya nang makita niya ang hiyawan ng mga tao. Sa tingin niya ay na-hire na ang mga iyon kaya ganun na lamang sila katuwa. San kaya ang next na mag-hire? Para may pambili na ako ng gamot ni Lola. Nilapitan naman ni Dahlia ang guard na naka-duty para magtanong. Ah, magandang hapon po. May hiring po ba for office clerks? Saglit siyang tinitigan ng gwardya mula ulo hanggang paa bago ito umiling sa kanya. Sayang ka, miss. Ubus na yung opening para sa office clerks. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Pero sa tingin ko eh, meron pa po ron para sa mga janitress naman. Eh baka lang po gusto ninyo. Humugot ng malalim na hininga si Dahlia. Janitress? Kung yun lang din naman siguro ang natitirang trabaho ay wala na siyang choice, kundi tanggapin na lamang iyon. Mas mabuti na rin kesa naman wala siyang trabaho. Ah, sige po. San po ba dyan ang pila para sa mga mag-a-apply ng janitress? Ah, doon po sa may dulo, ma'am. Sa may kanan. Tumango naman si Dahlia. Maraming salamat po. Sinundan ni Dahlia ang direksyon. Agad siyang naupo sa upuan habang naghihintay. Ilang minuto lamang ay nakita niya na ang hiyawan ng mga taong nasa unahan niya. Ang iba ay nagyakapan pa. Walang duda na natanggap na sila sa trabaho. Sa isip ni Dahlia, sana siya na ang kasunod. Kahit pa maging janitress siya, ay papatusinan niya. Basta ba may panggastos lamang siya para sa pagpapagamot ng kanyang lola. Magandang hap! Naputol ang sasabihin ni Dahlia nang magsalita ang recruiter. Miss, cut off na po kami. Better luck next time na lang. Pakiramdam ni Dahlia ay pinagbagsakan siya ng langit at lupa nang marinig iyon. Napuno ang paligid ng halakhakan at hiyawan habang siya naman ay nananatiling nakatayo lamang doon. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang narinig. Ano bang kamalasan nang meron siya at kahit pagiging janitress ay hindi pa rin niya nakuha? Pero desperada na siya. Hindi siya pwedeng umuwi nang hindi naha-hire. Kung kailangang magmakaawa ay gagawin niya, masigurado lamang na magkaroon siya ng trabaho. Sir, kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Kahit tagalinis po ng banyo, ayos lang. Pakiusap naman po, kailangan ko lang po talaga kasi ng trabaho. Miss, pasensya na talaga. Kung inagahan mo kasi sana, eh di na-hire ka. Paunahan kasi dito eh. Kung hindi ka sana nagpahuli, eh di baka janitress ka na namin. Nakikiusap naman po ako sa inyo, sir, o kahit anong trabaho po tatanggapin ko na. Baka naman po may nakaligtaan kayo. May experience po ako sa mga fast food shit. Bakit ba ang kulit mo, miss? Kasalanan mo naman yun. Ang aga ng job fair namin tapos hapon ka na dumating. Kapag hindi ka pa tumigil, ipapadampot kita sa mga guards dito. Sir, baka naman, sige na. Nakikiusap po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Mukhang nairita niya ang recruiter sa pamimilit ni Dahlia kaya naman ipinatawag na nito ang mga guards sa labas. Ilang minuto lang ay naramdaman na ni Dahlia na biglang may humawak sa magkabilang braso niya. Ano to? Bakit yun naman ako hinahawakan? Nagmamakaawa lang naman ako para sa trabaho eh. Hindi naman ako nanggugulo sa inyo. Eh ang kulit mo kasi. Hindi ka makuha sa isang sabi. Cut off na nga kami. Parang maiiyak na si Dahlia dahil sa kanyang narinig. Paano na siya ngayon? Nising kung duling ay wala din siya.
Naghihintay pa naman ng magandang balita ang lola niya, tapos ngayon ay uuwi siya ng walang trabaho. Pagod na siyang kumain ng sardinas, kaya naman kumikirot na ang puso niya sa tuwing naiisip na iilang araw na naman silang magugutom dahil lamang sa hindi pa siya nakakakuha ng maayos na trabaho. What's with the commotion? Naistatwa si Dalia nang marinig iyon. Sinulyapan niya ang pinanggagalingan ng boses at nakita niya ang isang matangkad at magandang babae. Sa ora pa lamang nito ay mapapansin na agad ang otoridad. Pasensya na po ma'am, nanggugulo po kasi itong babae pero inaayos na po namin. Umarko ang kilay ng babae at tiningnan si Dalia. Really? Hindi po totoo yun ma'am. Kailangan ko lang po ng trabaho, kaya po nagmamakaawa ko dahil baka naman po kasi may bakante pa po. Ang kulit niya talaga ma'am eh, kanina pa po namin sinasabihan na wala na nga po. Tinitigan ni Dalia ang babae. Pasensya na po ha. Pero kailangan ko lang po talaga ng trabaho eh. Desperada lang po talaga ako. Nagulat naman si Dalia nang lumapit sa kanya ang babaeng yun. Well, I can offer you a job if you're truly in need. Agad na napangiti si Dalia sa kanyang narinig. Talaga po? Kahit ano pong trabaho, papatusin ko. Follow me. Utos sa kanya ng babae. Matamis na ngumiti si Dalia. Nakita naman niya ang masamang tingin sa kanya ng recruiter na nang-away sa kanya. Binilata ni Dalia ang recruiter na yon bago siya humagik-hek at sumunod sa misteryosong babae na sa tingin niya ay iyon ang may-ari ng kumpanya na ito. Swerte pa rin pala talaga siya. Ang akala niya talaga ay katapusan na niya kanina. Mabuti na lang ay sumulpot itong babae. Leave us alone. Utos ng misteryosong babae sa mga bodyguards nito. And you, come with me. Dugtong pa nito. Tumango naman si Dalia at sumunod siya sa office nito. Manghang napatingin siya sa pagkalaki-laking opisina. Overlooking iyon sa buong syudad. At mas lalong nagulat si Dalia sa nabasa niya sa nameplate na nakapatong sa desk nito. Sabrina Villafuerte, Chief Operating Officer? Maupo ka muna. Utos ni Sabrina kay Dalia. Agad na napaupo si Dalia sa isang malambot na sofa. Hindi siya makapaniwala na isa sa mga boss ng kumpanya ang nasa harap niya ngayon. Ano kayang trabaho ang i-offer nito sa kanya? Sekretary niya kaya? Sa tingin naman ni Dalia ay kaya niya naman ang trabahong iyon. Hand me your resume. Marahang inabot ni Dalia ang resume niya. So, your name is Dalia Marcelino, 25 years old. High school lang ang tinapos mo? Tumango naman si Dalia. Opo. Hindi na po kasi ako kayang paaralin ng lola ko kaya hindi na po. I have no time for family dramas, okay? College degree is not needed for the job that I will offer you. Ano po bang trabaho ang i-offer niyo sa akin? Sumeryoso ang mukha ni Sabrina. Mabilis nitong ibinaba ang kanyang blinds ng mga bintana. Kinuha niya ang isang folder sa table niya at iniabot iyon kay Dalia. You're pretty and tall for someone who's poor. Komento ni Sabrina. Parang nainsulto naman si Dalia sa narinig niya pero pinili niya na lamang na itikom ang kanyang bibig. Exactly what I needed for this job. Ano po ba yun? Desperada lang po ako pero hindi po ako nagbebenta ng katawan ha. Humalakhak naman si Sabrina at umiling. Tinapik niya ang folder na iniabot niya kay Dalia. No, you're silly. Buksan mo muna yung folder para makita mo. Sumunod naman si Dalia sa sinabi ni Sabrina. Binuksan niya nga ang folder at tumambad sa kanya ang profile ng isang lalaki. Nakalagay doon ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaki. That is Miguel Concepcion. He's my fiancé. Paninimula ni Sabrina. Napako ang tingin ni Dalia sa litrato ng lalaking tinutukoy ni Sabrina. Pamilyar ang mukhang iyon at hindi siya nagkakamali. Ang lalaking nasa litrato ay ang kababata niya na matagal niya nang hindi nakikita. Oh, kilala ko po siya. Of course, everyone knows him. He's one of the highest paid architects in the country. A billionaire in the making. Umiling si Dalia. Naku, hindi po.
Kababata ko po si Migo. Kaya kilala ko po siya. Nagulat naman si Sabrina dahil sa kanyang narinig. Bihira lamang ang tumatawag ng Migo kay Miguel. Ilan lamang din ang may alam ng palayaw niyang iyon. Really? Then that's great! Mas magiging madali na lang sa'yo ang ipapagawa ko. Ano po ba yun? You will work to him as his housemaid. Yun lamang naman po pala eh. Kayang-kaya ko po yun. And you will make him fall for you. Napabuga ng hangin si Dahlia sa kanyang narinig. Ano raw? Tama ba ang narinig niya? Po? Gusto niyo pong paibigin ko si Migo sa akin? Eh di ba, ang sabi niyo fiancé niya kayo? Tama ka. Pero ayaw kong magpakasal sa kanya. That's why I needed you to seduce him. To make him fall in love with you. Pero pwede niyo naman po sigurong sabihin sa kanya na ayaw niyo na pong magpakasal sa kanya. Umiling si Sabrina. Hindi naman ganun kadali yun, Dahlia. Isinet up ako ng mga magulang ko na magpakasal sa kanya at pumayag naman siya. Baka naman po pumayag siya dahil gusto kanya. Hindi ganun yun, Dahlia. Miguel is an ambitious man. He wants my father's company, kaya kahit magpakasal siya sa babaeng hindi niya naman mahal, okay lang sa kanya. Sa pagkakatanda ko naman, mabuti at mabait na tao po itong si Migo. Hilig niya nga po noon na ibili ako ng taho tuwing umaga. Mga bata pa kayo noon, Dahlia. Iba na si Miguel ngayon. Eh di subukan niyo na lang pong mahalin siya. I have a boyfriend, Dahlia. At siyang gusto kong pakasalan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Mas lalong nagulat si Dahlia nang hawakan ni Sabrina ang kamay niya. Bakas sa mukha nito ang desperasyon at pagmamakaawa. Dahlia, please, help me. I need you to make him fall in love with you. Baka sakaling i-call off niya ang wedding namin kapag na-inlove siya sa'yo dahil mas gugustuhin niya ang magpakasal sa'yo. Bumuntong hininga si Dahlia. Sigurado po ba kayo na mai-inlove siya sa akin? Hindi ko nga po alam kung magagawa ko po ang gusto niyo eh. I will pay you 1 million beforehand and another 1 million if you manage to make him fall for you. Namilog ang mga mata ni Dahlia sa kanyang narinig. Sobra pa iyon sa hinihiling niyang pera. Ang offer na narinig niya ay talagang nakakahalina, lalo na sa kanya na nangangailangan talaga ng pera. Pero kakayanin niya ba yun na paibigin sa kanya ang kababata niya? Pero ang oportunidad na ganito ay minsan lamang kumatok sa kanya, kaya naman tumango na si Dahlia. Sige po. Papayag po ako. Really? He'll do it? Tumango si Dahlia. Opo, gagawin ko po dahil kailangan ko po talaga ng pera. That's great. Idi-discuss ko na sa iyo ang mga kailangan mong gawin. Ilang oras na idinaskas ni Sabrina ang lahat ng kailangan niyang gawin. Mamamasukan siya bilang kasambahay habang isinasagawa ang pabor na hinihingi sa kanya ni Sabrina. Ang paibigin si Miguel Concepcion, kapalit ng 2 milyon. Hindi na rin masama at hindi na rin lugi para kay Dahlia. Madali na lamang din sigurong gawin yun dahil magkakilala naman sila ni Miguel noon pa lang. Ang kailangan lang niyang isipin ay ang pera na makukuha niya at wala ng iba. Magandang gabi, Paula! Bumungad kay Dahlia ang lola niya na tahimik na nakikinig sa radyo. Sa tabi naman nito ay natutulog ng mahimbing ang nakakabata niyang kapatid. Oh, apo, ginabi ka ata. Kamusta naman? May nahanap ka na bang trabaho? Hinagkan muna ni Dahlia ang lola niya bago siya sumagot. Opo, la, mamamasukan ako bilang kasambahay. Kaso nga lang, malalayo ako sa inyo. Pero malaki naman po ang sahod ko, la. Sure ako na hindi na lang sardinas ang uulamin niyo araw-araw. Ay nako, salamat naman sa Diyos. Ilang araw ko nang ipinapanalangin yan. Ngumiti naman si Dahlia. Ako ang bahala sa inyo ni Jeannie, la. Papadala agad ako dito kapag sumahod na po ako. Hindi na rin po tayo mag-uulam ng sardinas sa tuyo. Pangako po yan. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng apo na katulad mo. Eh mag-iingat ka sa bagong trabaho mo, ha?
Ilang araw lang ang hinintay ni Dalia bago maisaayos ang lahat ng papeles na kailangan niya. Kasalukuyan kasing nasa Negros si Miguel ngayon dahil may project siya doon. Bukod pa doon ay nasa Negros din ang hometown niya, kaya kinailangan pa ni Dalia na lumipad pa Negros. La, mag-iingat po kayo dito ha. Ikaw naman, Jeannie, bantayan mong mabuti si Lola. Magpapadala ko kaagad tuwing may sahod ako. Opo ate, ako na pong bahala kay Lola. Ingat po kayo doon ha. Apo, huwag mong kalimutan na tawagan kami kapag nakarating ka na doon ha. Maluha-luha namang tumango si Dalia. Pangako po yun, Lola. Ah, siya na po. Sige, tama na. Mauna na po ako. Medyo malungkot si Dalia habang papunta siya ng airport. Ngayon lang kasi siya malalayo sa lola niya at sa kapatid niya ng ganun katagal. Pero sa buhay, alam naman niya talaga na kailangan niyang magsakripisyo. Hindi madaling kumita ng pera sa panahon ngayon, kaya ang magagawa na lamang talaga niya ay ang magtiis. Suminghap si Dalia nang makarating siya sa airport. Sinalubong siya ni Sabrina doon para ihatid at ipaalala ang mga kailangan niyang gawin. Dalia, alam mo na ang gagawin mo, ha? Tumango si Dalia. Opo, hinanda ko na po ang sarili ko. Itatak mo na lang sa isip mo na hindi ka lang magiging kasambahay doon. Opo. 3 buwan lang ang kailangan ko, Dalia. Balak ni Daddy na ipakasal kami bago matapos ang taon. Kaya sana magawa mo yan sa loob ng 3 buwan. Napalunok naman si Dalia sa kanyang narinig. 3 buwan ang kinakailangan niya para mapaibig si Miguel. Masyadong maikli para sa kanya iyon, pero susubukan niyang gawin. Abot ng kanyang makakaya. Sayang ang 2 milyon kapag hindi niya nagawa ang trabaho niya, kaya't sisiguraduhin niya na mahuhulog sa kanya si Miguel Concepcion. Sige po. Huwag mong kalimutang i-update ako sa mga ginagawa niyo ni Miguel. Matapos ang 2 oras ay tuluyan na siyang nakarating sa Negros. Tinuruan naman siya ni Sabrina ng gagawin sa oras na makarating siya sa Negros, kaya hindi na nahirapan si Dalia na makapunta sa mansyon na tinutuluyan ni Miguel. Kaya mo to, Dalia. Sino pong hanap nila? Tanong sa kanya ng guard. Ako po yung bagong kasambahay na pinadala ni Miss Sabrina. Sige, pasok ka. Hanapin mo na lang yung mayordoma, si Manang Silin. Tumulak na si Dalia papasok ng isang malaking mansyon. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya habang naglalakad siya sa napakalaking bakuran. Hindi siya makapaniwala sa sobrang laki nito. Napahinto pa siya nang makita mula sa kinatatayuan niya ang ilang mga binatang nangangabayo. Umiling si Dalia. Nakakatakot ang sumakay sa kabayo, kaya naman nakakamangha na kaya nilang sakyan iyon nang hindi sila nalalaglag. Dumiretso na lamang siya sa paglalakad. Hindi iyon ang oras para mamangha siya. Magandang hapon po. Ako po pala si Dalia, ang bagong kasambahay po. Ilang segundo siyang tinitigan ng babae na sa tingin niya ay kasambahay din doon. Ikaw ba yung ipinadala ni Miss Sabrina? Opo, ako nga po. Manang Silin, nandito na yung kasambahay na sinasabi ni Miss Sabrina. Bumungad kay Dalia ang isang babae na sa tingin niya ay nasa 50 na. Magiliw niyang nginitian si Dalia bago niya ito hinila. Ay, kagandang babae mo naman. Sigurado ka bang mamamasukan ka talaga dito bilang kasambahay? Natawa si Dalia. Opo. Huminto sila sa tapat ng maid's quarter. Hindi iyon ganun kalaki, pero sakto na para matulugan. Dito ka matutulog. Itong si Rachel ang kasama mo dito sa kwarto. Okay po. Wala kaming uniform dito ha. Ang gusto kasi ni Sir Miguel, magsuot kami ng disente at komportabling damit. Tumango naman si Dalia. Pinagpalit muna siya ng damit ni Manang Silin bago siya lumabas dahil ililibot muna siya sa mansyon. Ito naman ang kwadra ng mga kabayo ni Sir Miguel. Hindi mo rin naman kailangang problemahin pa ito kasi may mga naglilinis at nag-aalaga na ng mga kabayo ni Sir. Wow! Marunong pong mga bayo si Sir? Oo, hilig nila yan ang mga kaibigan niya.
Napahinto si Dalia at si Manang Silin sa pag-uusap nang biglang may dumating doon sa may kwadra ng mga kabayo. Agad na lumingon si Dalia para silipin kung sino ang dumating na yon at ganun na lamang ang gulat niya nang makita niyang si Miguel Concepcion iyon. Madilim ang tingin nito habang inaalalayan niya ang kabayo na ipasok sa isang kwadra. Napalunok naman si Dalia habang tinititigan si Miguel. Ang laki ng ipinagbago nito kumpara sa huling beses niyang nakita ang lalaki. Matipuno ang katawan, matangkad, ang kulay ay katamtaman lang at ang braso nito ay parang puputok na sa simpleng shirt na suot nito. Ito ba talaga ang Migo na kababata niya? Para kasing ang layo na talaga sa nakilala niya noon. Sa bagay, ilang taon na din naman silang hindi nagkikita kaya't maaaring marami na rin talaga ang nagbago sa kanya. Magandang hapon po, Sir Miguel. Inililibot ko lamang po si Dalia. Siya po yung bagong kasambahay na ipinadala ni Miss Sabrina. Tumango naman si Miguel at hindi na sumagot. Mas itinuon pa nito ang pansin sa kabayo na parang wala sa mood. Ilang minuto pa nilang pinanood si Miguel na amuhin ang kabayong iyon hanggang sa tuluyan niyang naipasok ang kabayo sa kwadra. Magandang hapon po, Sir. Bati ni Dalia sa maliit na tinig. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Dalia nang sa wakas ay dapuan siya ng tingin ni Miguel. Ituloy niyo na yung ginagawa niyo. Yun lamang ang sinabi ni Miguel bago ito tuluyang umalis sa kwadra. Sa isip-isip ni Dalia ay tama nga ang sinabi ni Sabrina sa kanya. Ibang klase nga talaga ang ugali nitong si Miguel. Malayo sa ugali ng naging kababata niya. Mas lalo tuloy siyang kinabahan dahil hindi niya alam kung mapapansin pa ba siya nito, gayong parang wala nga itong pakialam sa kanya. Kinagabihan ay tinawagan ni Dalia si Sabrina para mag-update. Naku, mukhang papalpak po ako dito. Ni hindi niya naman po ako pinansin man lang kanina. Dalia, unang araw mo pa lang. Ayos lang yan. Galingan mo na lang sa susunod na araw. Ay, naku. Sige po, susubukan ko po. Kaya lang sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang naging ganap. Hindi man lang siya tinatapunan ng tingin ni Miguel. Ilang beses niya na rin sinubukan na magpapansin pero wala pa rin effect at nagsisimula na siyang magduda sa kanyang sarili. Na baka pumalpak nga siya. Dalia, may ginagawa ka ba? Pwede bang makisuyo muna at ikaw na munang mamalengke? Tumango naman si Dalia. Oo naman po, Manang Silin. Ano po bang ipapabili niyo? May listahan na ako dito. Ikaw nang bahala. Kinuha naman ni Dalia ang listahan. Agad siyang lumabas ng mansyon at mula doon ay nakita niya ang motor na kasalukuyang ipinart ni Junjun, isa sa mga tagalinis ng kwadra sa mansyon. Morning, Junjun! Motor mo? Saktong pagtanong ni Dalia ay bigla ring sumulpot si Miguel. Nakasuot lamang ito ng puting sando at denim jeans. Kalalabas lamang din ito sa kwadra at pawis na pawis. Oo, Dalia, bakit? Ah, inutusan kasi ako ni Manang Silin na mamalengke. Ayos lang ba na hiramin ko muna yung motor mo? Agad na kumunot ang noo ni Junjun. Marunong ka bang magmotor? Oo naman, marunong ako, no? Huwag ka rin mag-alala kasi may lisensya naman ako. Ha? Huh? Talaga? Ay di sige. Basta, ingatan mo yan, ha? Maglalakad na sana si Dalia patungo sa motor ni Junjun nang bigla siyang harangan ni Miguel. Napahinto naman si Dalia dahil sa ginawa ng lalaki. Bakit po, sir? Bumilis ang tibok ng puso ni Dalia nang tingnan siya ni Miguel. Mas matagal na iyon kung ikukumpara sa mga nakaraang araw. Sasamahan kitang mamalengke. Po? Eh, hindi na po kailangan, sir. Kaya ko naman po eh. Alam kong kaya mo. Sasabay lang ako dahil may kailangan din akong bilhin sa bayan. Pakiramdam ni Dalia ay pinamulahan siya ng mukha kaya nag-iwas siya ng tingin. Sige po. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan na sumunod si Dalia kay Miguel hanggang sa huminto sila sa harap ng motorbike. Napalunok siya nang makita niyang si Miguel ang unang sumakay doon. Ibig bang sabihin ito ay aangkas siya sa likodan ni Miguel? At ibig din bang sabihin noon ay sila lamang dalawa ngayon? Malaking balita ito para kay Sabrina. Ano pang hinihintay mo?
eritadong tanong nito sa kanya. Ayos lang po ba sa inyo na umangkas ako sa likuran, sir? Sasakay ka ba o hindi? Hindi naman nahirapan si Dahlia na umangkas dahil matangkad siya. Hindi niya nga lang maiwasan na makaramdam ng awkwardness dahil sa sobrang lapit niya kay Miguel ngayon. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Helmet. Inabot sa kanya ni Miguel ang isang helmet. Salamat po. Umurong ka. Sumunod naman si Dahlia at umurong siya palayo kay Miguel. Ang sabi ko umurong ka, papalapit sa akin. Malalaglag ka niyan sa ginagawa mo. Sige po. Umurong naman siya papalapit kay Miguel at halos pamulahan na siya ngayong dikit na siya kay Miguel. Good. Ilang segundo lang ay pinaandar na ni Miguel ang motor. Nagulat naman si Dahlia sa bilis noon kaya aksidente siyang napayakap kay Miguel pero agad din naman siyang nagbitaw. Sorry po sir, nabigla lang ako. Hindi sumagot si Miguel kaya pinili na lamang ni Dahlia na manahimik. Inubos niya na lamang ang oras niya sa pagtingin sa palige dahil bago lang siya sa Negros at magandang oportunidad na rin iyon para mag-sightseeing. Dito na lang po muna ako sir. Salamat po pala sa pag-angkas niyo sa akin ha. Magko-commute na lang po ako pa uwi. Nahihiyang sinabi ni Dahlia. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Commute? Are you insulting me? Po? Hindi po ah. Then, why do you need to commute? Nakakahiya naman po kasi sa inyo sir eh. Amo ko po kayo tapos pinagdadrive niyo po ako papunta dito sa bayan. Sandaling natahimik si Miguel. Baka sa mukha nito ang iritasyon dahil sa naging sagot ni Dahlia sa kanya. Hindi kita ipinag-drive. Nag-drive ako para sa sarili ko dahil may kailangan akong bilhin. Matigas na sagot ni Miguel. Kaya nga po hindi ako sasabay pabalik. Fine. Do what you want. Iritadong sagot ng binata. Nagtaka naman si Dahlia nang mapansin niyang nawala sa mood si Miguel. Ay, pahala siya dyan. Topak eh, kainis. Bulong-bulong ni Dahlia sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasan ni Miguel na makaramdam ng pagkainis kay Dahlia. Kung makaasta kasi ito ay parang hindi na siya nito kakilala. Nakalimutan na ba ni Dahlia na naging kababata siya nito? At ano nang nangyari sa pangarap niya? Bakit siya namamasukan bilang kasambahay? Ang buong akala niya ay pangarap nito na maging isang doktor. Ayos yung pagmumukha mo, Miguel, ha? Ano bang problema mo? Tanong sa kanya ni Tristan, isa sa mga kaibigan niya. Wala naman. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba may project ka sa Singapore? Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang asikasuhin yun kahit nandito ako. Umiling si Miguel. Gago. Babae na naman ba? Anong babae na naman? Isa lang ang babae ko, no? Palibhasa kasi hindi mo nararanasan yun. Ayaw mo ba talaga kay Sabrina? Humit-hit ng sigarilyo si Miguel. Sandali siyang natahimik bago niya ibinuga ang usok noon. Hindi na mahalaga yun. Ikakasal din naman kami. Sagot ni Miguel. Pero ang tanong, gusto mo ba siya? Maganda naman si Sabrina. Matalino. Ang dami kong kakilala na miyembro ng Valhalla na may gusto sa kanya. As if I care. Sa akin din naman papakasal yun sa huli. Ang territorial naman. Gusto mo na yata yan eh. Pang-aasar pa ni Tristan. Napahinto si Miguel nang biglang dumating si Dahlia para dalhan sila ng pagkain. Kasalukuyan silang nasa pool area ngayon dahil dadating pa ngayon ang iba pang mga kaibigan ni Miguel. Kumunot ang noo niya nang mapansin niya ang tingin ni Tristan kay Dahlia. Sino yun? Kasambahin niyo? Tanong ni Tristan nang makaalis na si Dahlia. Bakit mo tinatanong? Ang ganda, gago! Nakaramdam naman ang ines si Miguel. Akala ko ba may girlfriend ka? Nagtatanong lang naman ako, easy ka lang. Kaya lang ay mas lalo pang nainis si Miguel nang dumami ang mga kaibigan niya. Kasabay pa noon ay ilang ulit na pagbalik ni Dahlia doon para magdala ng mga pagkain. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapatingin kay Dahlia na kasalukuyang naglalapag ng pagkain sa harap nila. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at short pero nangingibabaw pa rin ang ganda. Dahlia! Po?
May inuutos po ba kayo? Huwag ka nang bumalik dito ah. Hala, bakit po sir? May nagawa po ba ako? Umigting ang panga ni Miguel nang mapansin niya ang tingin ng mga kaibigan niya kay Dalia. Kaya't hinila na lamang niya si Dalia palayo sa pool area. Sir, teka lang, ang sakit. Bakit niyo po ba ako hinihila? Napahinto naman si Miguel nang hindi niya napansin na hawak niya na pala si Dalia sa braso. Nakakunot pa rin ang noo ng dalaga habang hinihimas nito ang braso na nahawakan niya kanina. May nagawa po ba ako, sir? Mali po ba yung pagkain na naibigay ko sa inyo? Shut up! Po? Hello? I said shut up, okay? Natutop ni Dalia ang kanyang bibig. Gulong-gulo na siya ngayon sa inaasta ni Miguel sa kanya. Noong nakaraan kasi ay hindi naman siya nito pinapansin. Akala pa naman niya ay nagkaroon na ng progress dahil lang sa umangkas na siya dito. Ngayon naman ay bigla itong nagalit sa kanya nang walang dahilan. Tawagin mo si Manang Silin. Kakausapin ko siya. Utos sa kanya ni Miguel. Sir, may nagawa po ba ako? Ipapatanggal niyo na po ba ako? Huwag naman po sana sir. Kailangan ko rin po ito para kay Lola. Hindi kita pinapatanggal. Kaya please lang, pakitawag si Manang Silin. Hinilot ni Miguel ang kanyang sentido sa sobrang stress. Hindi niya din alam kung bakit siya nasistress. Nadedistract kasi siya sa mukha ng dalaga. Inis na siya at idagdag pa ang tingina ng mga kaibigan niya sa dalaga. Sige po. Bumalik si Miguel sa pool area nang medyo mainit ang ulo. Oh, bakit mo naman biglang hinila yung kasambahay niyo, bro? Damot mo naman. Sinusulyapan lang naman namin tapos gusto mong sinusolo? Pagbibiro naman sa kanya ng isa sa mga kaibigan niya. Gago, wag mo akong matawag-tawag na bro. Baka hindi kita matansya. Eretadong sagot ni Miguel. Humalakhak naman si Tristan. Uy, huy, ano yan, ha, Miguel? Kung makaasta ka naman para kang silosong boyfriend, amo ka lang naman nun. At labas ka na dapat sa personal niyang buhay. Tama si Tristan. Dapat hindi ka na nangingialam kung sinong nagkakagusto sa kasamba. Shut up! Anong pakialam ko sa personal na buhay niya? Ayoko lang na distracted siya sa trabaho niya. Naiinis na sagot ni Miguel. Mas lalo pang lumakas ang tawa ni Tristan at mas lalo ring nakapagpainis kay Miguel. Sige, sabi mo yan eh. Nilagok na lamang ni Miguel ang alak matapos niyang pabulaanan ang paratang sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Kilala niya kasi ang mga kaibigan niya. Kung sakaling tipo nga nila si Dalia, ay alam niyang nasa maling mga kamay ito. Babaero ang lahat ng mga kaibigan niya at masasaktan lamang si Dalia. Dalia, halos isang buwan ka na dyan ha? Ano na, wala pa rin bang nangyayari? Lumingalinga lamang muna si Dalia sa paligid bago niya sinagot ang tanong sa kanya ni Sabrina mula sa kabilang linya ng tawag. Hindi ko po alam kung progress bang masasabi to pero kagabi po kasi nag-iinuman sila Sir Miguel kasama ng mga kaibigan niya. Ako ang inutusan ni Manang Silin na maghatid ng mga pagkain sa kanila pero bigla niyo po akong hinatak. Nailayo ni Dalia sa tenga niya ang phone niya nang marinig ang pagtili ni Sabrina. Eww! Gosh! Bakit kanyo hinatak? Anong ginawa nyo? Did he kiss you? Po? Anong kiss? Wala pong nangyaring ganun. Hay, so anong nangyari? Bumuntong hininga si Dalia. Sabi niya lang po, wag na raw po akong bumalik dun para maghatid ng mga pagkain sa kanila. Alam niyo po ba ang gulo-gulo niya kahapon? Naghahatid lang naman ako ng He's jealous! Tili ni Sabrina. Ha? Parang ang imposible naman yan. Ikaw talaga, Miss Sabrina. Ang lala naman kaagad ng conclusion nyo. No, believe me. He is jealous. At tingin ko, ayaw niyang pinagtitinginan ka ng mga kaibigan niya. Kaya hindi ka niya pinabalik doon. Sabi ko na nga ba, sa ganda mong yan, imposibleng hindi ka mapapansin ni Miguel. Maganda ka rin naman, Miss Sabrina. But I have a boyfriend, so I am off limits. Anyway, that's a...
Naputol ang sasabihin ni Sabrina nang biglang sumulpot si Miguel sa harapan ni Dalia. Pawisan ito at nakakunot ang noo. Mukhang galing pa sa trabaho dahil sa suot nito. Puting dress shirt na nakatupi hanggang sa siko. Itim na slacks at itim na sapatos. Sir, good afternoon po. Bati ni Dalia habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang phone. Bumaba naman ang tingin ni Miguel sa phone ng dalaga. Nag-angat siya ng kilay nang mapansin itong namumutla ito. Bakit para kang nakakita ng multo? Sino ba yung kausap mo? Kaibigan ko lang. Well, this is not the time to chit-chat. Sambit ni Miguel sa matigas na Ingles. Sorry po. Maghanda ka ulit ng pagkain. Magsuswimming ako ngayon. Pangmaramihan po ba ulit? Hindi. Ako lang mag-isa. Napalunok naman si Dalia dahil sa narinig niyang sagot. Agad siyang tumalikod para maghanda ng pagkain. Akala ba niya ay ayaw na nitong magdala siya ng pagkain doon. Ang gulo rin naman talaga ni Miguel. Hindi mo alam kung ano talaga ang gusto sa buhay. Oh, ano yung hinahanda mo, Dalia? Tanong sa kanya ni Manang Celine. Merienda po. Magsuswimming daw po si Sir Miguel eh. Makalipas ang ilang minuto ay naihanda na ni Dalia ang mga pagkain at hindi siya mapakali sa hindi malamang dahilan. Bukod pa doon ay nakaramdam din siya ng excitement sa tuwing maiisip niyang mag-isa lamang na nagsuswimming si Miguel. Sir, eto na po yung... Naputol ang sasabihin niya nang makita niya si Miguel ngayon na nag-iisang lumalangoy. Hindi niya alam kung anong tawag sa paraan nito ng paglangoy pero iba-iba iyon. Ang iba ay nakatihaya, nakatagilid at ang iba naman ay tila para itong sirena. Merienda niyo po? Tumikim si Dalia nang tapunan siya ng tingin ni Miguel. Ilagay mo lang dun. Sige po. Aalis na sana si Dalia para bigyan ng privacy ang kanyang amo nang bigla siya nitong tawagin. Stay. Po? Gulat na bulalas niya. Do I need to repeat what I said? Hindi naman po. Nakakaintindi naman po ako ng Ingles. Diyan ka lang. Para madali lang kitang tawagin kapag may iuutos ako sa'yo. Tumango si Dalia. Okay po. Hindi alam ni Dalia kung guni-guni lamang ba niya yon pero nakita niya ang maliit na ngiti sa labi ni Miguel bago ito nag-umpisang lumangoy ulit. Ngumuso na lamang siya at pinanood ang binata. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mamangha sa katawan nito. Sa tingin niya ay laman ito ng gem. Bigla namang nag-angat ng tingin sa kanya si Miguel, kaya't umiwas siya ng tingin. Dalia! Pagtawag sa kanya ni Miguel. Halos mapasigaw si Dalia nang makita niyang umahon na ito. Umupo ito sa sun lounger bago kumuha ng pagkain. Po? Anong tinapos mo? High school lang po. Hindi na ako nakapag-college kasi ang mahal na po ng gastusin. Bahagyang nanlaki ang mata ni Miguel, hindi makapaniwala sa isinagot ng kanyang kababata. Pinayagan ka ng mga magulang mo? Matagal na silang wala. Naaksidente sila. I'm sorry. Umiling naman si Dalia. Okay lang po yun. Kasama ko naman po si Lola at si Jeannie. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na mag-aral ulit, anong kukunin mong kurso? Nursing po. Alam kong mahal ang medisina kaya nursing lang para kahit papano, nasa hospital pa rin ako at tumutulong sa mga may sakit. Maligayang sagot ni Dalia. Hindi ka pa rin nagbabago. Pangarap mo pa rin pala yan. Natigilan si Dalia sa kanyang narinig. Tama ba ang pagkakaintindi niya? Sinabi ba talaga iyon ni Miguel? Ibig ba nitong sabihin ay naaalala pa rin siya ng binata? Na siya si Dalia, nakababata niya? Naaalala mo pa ako? Mahinang tanong ni Dalia. Humalakhak naman si Miguel. Oo naman, Lia. Mas lalong nanlaki ang mata ni Dalia. Yun pa naman ang palayaw niya nung mga bata pa sila. Talaga lang, Migo? Humalakhak din si Dalia. Sandaling nagkatinginan ng dalawa pero sabay din silang nag-iwas ng tingin.
Ang akala ko talaga, hindi mo na ako naaalala. Pag-amin ng dalaga. Well, I wasn't so sure of that. Ikaw itong mukhang hindi nakaalala sa akin. Ikaw kaya? Unang meet pa lang natin, sinungitan mo na kaagad ako? Nagtatampo ka ba, Leah? Hindi naman. Ayos lang naman kung hindi mo ako naaalala eh. Ang tagal na rin kasi noon. At saka, ang dami nang nagbago sa buhay. Lalo na sa'yo. Munti ka na talaga kitang hindi makilala. Your looks may have changed, but I know you're still the same Leah I knew. Nginitian ulit siya ni Miguel. Sa puntong iyon ay gumaan ang loob ni Dalia. Matagal na rin kasi niyang binabagabag kung naaalala pa ba siya ni Miguel o hindi na. Ngayong nakumpirma niya ito ay sa tingin niyang mas mapapadali na ang ipinapagawa sa kanya ni Sabrina. Hindi ko nga ine-expect na magiging architect ka. Look at you. Ang successful mo na, amigo. Ang layo-layo mo na. Nakaka-proud ka. Salamat, Leah. Proud din naman ako sa'yo. At yan ang Migo na nakilala ko. Pagbibiro naman ni Dalia. What do you mean by that? Ayan, yan yung Migo na kakilala ko. Yung palaging nakangiti, maayos kausap. Hindi tulad noong mga nakaraang araw na parang ang hirap kausapin. Kasi laging galit at masungit. Galit ka ba sa mundo ha, Migo? Mas lalong lumakas ang pagtawa ni Miguel. Ikaw kasi, hindi mo naman ako pinapansin eh. Anong hindi pinapansin? Eh lagi nga kitang tinatanong eh. No, ang ibig kong sabihin ay yung bilang si Migo, hindi bilang isang amo mo. Ngumuso naman si Dalia. Ah, ang balita ko ikakasal ka na raw ha? Naks naman, binata ka na talaga Migo. Pabiru pang sinuntok ni Dalia ang braso ni Miguel. Nang sabihin ni Dalia iyon ay saka lamang ni Miguel naalala ang lahat. Ang kasal nila ni Sabrina. Ang pangakong binitiwan niya sa ama nito. At sa pagkakataong iyon ay bigla na namang nawala sa mood ang binata. Ay. Oh, ayan ka na naman. Tumayo si Miguel at kinuha ang tuwalya. May kailangan pala akong asikasuhin. See you around, Leah. Magsasalita pa sana si Dalia nang bigla siyang talikuran ni Miguel. Para bang nagmamadali at napapaso sa presensya niya. Ang gulo naman kasi ng isang yun. Kanina lang ay ayos pa siya. Tapos nabanggit lamang niya ang kasal ay bigla namang nawala na naman ito sa mood. Kinagabihan ay agad na ibinalita ni Dalia ang nangyari sa kanila ni Miguel. Isang buwan na siyang nandun at sa wakas ay may nangyayari na rin. Munti ka na kasi siyang mawala ng pag-asa. Mabuti na lamang at si Miguel ang unang nagbukas ng usapan tungkol sa pagiging magkababata nila. What happened a while ago? Naputol yung tawag dahil sa Miguel na yon ang dumating, hindi ba? Narinig ko yung boses niya. Bulalas ni Sabrina. Sinaway niya lang naman ako na huwag makipagchismisan habang nagtatrabaho. Ang antipatiko talaga. Ang OA ng Miguel na yan ha. Parang ilang minuto lang natawag eh. Hindi mo naman pinababayaan ang trabaho mo, di ba? Reklamo pa ni Sabrina. Tapos ayun na nga po, to make the story short, inopen up na niya sa akin yung naaalala niya na kababata niya raw ako. Tinawag niya pa akong Leah kanina. Palayo ko yun eh. Humalakhak naman si Sabrina. You sound so... Teka lang ha, Dalia. Kinikilig ka ba? Ako? Hindi po ah. Natuwa lang po ako nung maalala niya ako. Ayun lang. Siyempre, kababata niya ako eh. Tapos, akala ko nakalimutan niya na ako. Tapos, bigla naman niya akong naalala. Okay, okay. Ang defensive mo? Yes or no lang naman yung hinihingi ko? Sumimangot naman si Dalia. Kung tutuusin ay tunog kinikilig nga ang boses niya kanina. Ang totoo ay talagang natuwa lang siya nang maalala siya ni Miguel. Isa pa ay matagal din kasi silang hindi nakapagkita, kaya naman hindi niya lang mapigilan ang sarili na mag-react ng ganun. Hindi naman po sa ganun. Siyempre, happy lang talaga ako. Pagpupumilit pa ni Dalia. Sige na nga. Anyway, that's a progress. I have a feeling na magkakatuluyan kayo. Wala namang kaso yun sa akin dahil hindi naman ako mawawalan.
It's a win-win situation. Makakatuluyan ko na ang boyfriend ko. At ikaw rin kay Miguel. Nako, hindi ko naman po gusto si Miguel. Natawa naman si Sabrina. Well, if you insist. Anyway, I need to drop this call, Dalia. May date pa kami ng boyfriend ko. Just continue doing a good job. Okay? Bye! Halos isang linggo namang nawala si Miguel dahil may kailangan itong i-oversee ng mga projects sa ibang bansa. Kasalukuyan siyang nasa Taiwan ngayon dahil kailangan na talaga niya na makita anang personal ang progress ng mga buildings. Another successful project, architect! Congrats! Bati sa kanya ni Dominic, ang head engineer para sa project na kasalukuyan nilang ginagawa. Hindi pa nga yan tapos eh. But yeah, it's almost done. So cheers for us. Muling pinakatitigan ni Miguel ang matayog na building sa harap niya. 80% na ang status nito at susunod na buwan ay tapos na talaga ang building para sa isang multinational broadcasting company sa Taiwan. Palapit ng palapit ang kasal mo, architect. Ang gandang achievement nito bago ang kasal niyo. Yeah. Iyon na lamang ang naisagot ni Miguel. Sa loob-loob niya kasi ay hindi na siya natutuwa sa tuwing naaalala niya ang nalalapit nilang kasal ni Sabrina. Wala namang problema sa kanya iyon. Noong una ay hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ngayon ay parang kontra na siya sa idea na iyon. Pumayag lang naman siya sa kasal dahil malaking tulong ang pamilya ni Sabrina para maisagawa niya ang mga plano niyang proyekto sa mga susunod na taon. Ngayon ay parang wala na sa kanya ang pangarap na yun. Junjun, marunong ka palang mga bayo? Namamanghang sinabi ni Dalia nang makita nito si Junjun na nakasakay ngayon sa kabayo. Oo, Dalia. Kami rin kasi ang nag-aalaga dito sa mga kabayo ni Sir. Kapag wala siya, kaya maganda rin na marunong kami na amuhin ang mga ito. Ang galing! Gusto ko rin sanang matuto kaso nakakatakot. Para kasing ang sakit sa katawan kapag nalaglag ako dyan. Anong parang? Masakit talaga, Dalia. Nung unang beses kong sinakyan itong si Bruno, ang hirap niyang paamuhin. Tatlong beses yata akong nalaglag bago ko pa napatakbo siya ng maayos. Bruno pa lang pangalan niya? Saad ni Dalia sabay turo sa kulay puting kabayo na sinasakyan ni Junjun. Oo, at iyon naman si Dante. Itinuro ni Junjun ang kulay itim na kabayo. Ang hirap paamuhin yan. Si Sir Miguel lang ang may kaya dyan eh. Kaya ako, hindi ko yan kaya. Munti ka na akong mabalian dyan oh. Mukhang masayang matutong mga bayo. Gusto ko rin. Malungkot na sinabi ni Dalia. Gusto mo bang turuan kita? Talaga? Tuturuan? Ako na ang magtuturo sa'yo. Napalingon naman si Dalia sa nagsalita at halos mapaatras siya nang makita si Miguel. Nakauwi na rin pala ito galing sa Taiwan. Mukhang kagagaling lamang nito sa airport dahil sa suot nito. Dark green na turtleneck polo at itim na pants. Po? Kung gusto mong matutong mga bayo, sa akin ka magpaturo, Lia. Ha? Parang nakakahiya naman sa inyo. Amo ko pa rin naman kayo eh. Kaibigan mo ako, Lia. Magkaiba yun. Nagsasabi ako sa'yo bilang kaibigan at hindi bilang amo mo. Bumuntong hininga si Dalia at bigla niyang naalala ang pakay niya. Bahala na siguro kung anong sasabihin sa kanya ng ibang mga kasambahay dito. Hindi na niya palalagpasin pa ang pagkakataon na mahulog ang loob ni Miguel sa kanya. Sa oras na iyon ay sisiguraduhin ni Dalia na magbabago ang lahat sa kanya. Kailangan niya ang 2 milyon, kaya't kakagat na siya sa gusto ni Miguel. Sige, turuan mo ako, Migo. Ngumisi si Miguel. I'll get change. Hindi pa yata umabot ng 10 minuto bago nakabalik si Miguel. Agad itong nakapagpalit ng puting t-shirt, itim na pants at itim na boots. Habang si Dalia naman ay nakasuot ng sweater at sweatpants. Dinalhan din siya ni Miguel ng boots na pwede niyang maisuot. Nanlaki ang mga mata ni Dalia nang makita niyang nilabas ni Miguel si Dante sa kwadra. Yun pa naman ang kabayo na mahirap raw paamuhin. Bumilis ang tibok ng puso ni Dalia nang makita niya kung paanong swabeng napaamo ni Miguel ang kabayong iyon. Ilang saglit lang ay naglahad ito ng kamay sa kanya. Come here, aalalayan kita.
Nako, baka malaglag ako. Kaya nga kumapit ka sa akin. Tatapak pa lang sana si Dalia nang maramdaman niya ang mainit na mga palad ni Miguel na humahawak sa bewang niya. Walang kahirap-hirap nitong inangat ang dalaga at isinakay si Dalia. Migo! Tili ni Dalia. Ang gaan mo naman. Ang dali mong buhatin. Bumuga ng hangin si Dalia nang mapansin niya ang pwesto nila ni Miguel ngayon. Ramdam niya ang mainit na katawan ni Miguel sa likuran niya. Nasa unahan kasi siya habang si Miguel naman ay nasa likod niya. Si Miguel ang may hawak sa tali at sa pwesto nila at parabang niyayakap siya nito kahit hindi naman. Kailangan ba talagang ganito tayo? Pwede namang hindi kung gusto mo nang malaglag. Sarkastikong sagot ni Miguel. Bumilis ang tibok ng puso ni Dalia nang lumapit ang mukha ni Miguel sa pisngi niya. Sapat na para pamulahan siya at mahiya sa lapit nilang dalawa. Ano bang pumasok sa isip mo at bigla mong nagustuhan na matutong mga bayo? Naalala ko kasi noong buhay pa sila Papa at si Mama. Palagi kaming nasa Tagaytay. Tapos nagpapapicture kami sa mga kabayo. Naisip ko tuloy, ano kayang feeling na nakasakay ako sa kabayo nang hindi ako nakakaramdam ng takot na malaglag kasi marunong naman ako? Hindi naman dahil marunong ka hindi ka na malalaglag. I know a lot of people who's overconfident with their horseback riding skills. Ayun, nalaglag pa rin sila at hindi na sila makalakad ngayon. Walang prenong sabi ni Miguel. Wow ha! Salamat talaga sa encouragement mo, Migo. Mas lalo akong na-excite na matuto niyan dahil sa sinabi mo. Humalakhak naman si Miguel. Ang ibig kong sabihin, hindi lang naman yun sa marunong ka. Kailangan mo rin ng connection sa kabayo. Hindi na namalaya ni Dalia na nakalabas na pala sila sa mansyon. Pupunta na sila ngayon sa may burol. May lubak pa silang nadaraanan kaya naman hindi sinasadya ni Dalia na mapasandal kay Miguel. Nagdikit din ang pisngi nila pero agad na nakabawi si Dalia at umurong. Malalaglag ka niyan sa kakaurong mo. Suway sa kanya ni Miguel. Hindi naman, ayos lang naman ako. Naputol ang sasabihin ni Dalia nang mawalan siya ng balanse. Mabuti na lamang ay nasalo siya ni Miguel bago nito muling pinatakbo ang kabayo. Naiintindihan mo na ang sinasabi ko? Huwag ka na lang kasing galaw ng galaw. Okay. Sumang-ayon naman si Dalia. Napayuko na lamang siya dahil ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi sa sobrang lapit niya sa binata. Rinig na rinig niya ang mabigat na paghinga ng binata habang minamaniobra nito ang kabayo. At sa bawat talon ng kabayo ay mas lalo lamang siyang napapaatras at napapasandal sa dibdib ni Miguel. Migo, nanghihinang tawag ni Dalia. Oh, ayos ka lang? Umawang ang labi ni Dalia bago niya nilingon si Miguel. Ang hirap na hindi titigan ng binata, lalo na ngayong seryosong seryoso ito habang nangangabayo. Ang noo ay kunot na kunot pa rin. Pansin na pansin din ang pag-igting ng mga panga niya. Bumaba rin ang tingin ni Dalia sa braso at kamay ni Miguel. Migo, tawag ulit ni Dalia. Shit! Ano ba yon, Leah? Nakagat ni Dalia ang kanyang labi bago siya muling sumandal kay Migo. Wala naman. Damn it! You're driving me nuts, woman! Sinubukang lingunin ni Miguel ang dalaga at halos pagsisihan niya iyon dahil ngayon ay masyado na siyang distracted. Nakaawang ang namumulang labi ni Dalia habang nakayuko ito. Bumuga siya ng hangin bago niya inihinto ang kabayo. Oh, bakit tayo huminto? Look! Sinulya pa ni Dalia ang paligid. Natulala siya sa sobrang ganda noon. Malapit nang lumubog ang araw at mula sa pwesto nila, ay kitang-kita nila ang buong syudad. Wow! Ang ganda, Migo! Nilingon ni Dalia si Miguel na kasalukuyang nakatitig lamang sa kanya. Oo nga, ang ganda. Sobrang ganda. Nag-iwas ng tingin si Dalia. Sa isip niya ay para lamang iyon sa 2 milyon. Hindi siya pwedeng mahulog kay Miguel. Hindi totoo ang lahat ng iyon at ginagawa niya lamang iyon para sa pera. Sa mga sumunod na linggo nga ay tinuruan siya ni Miguel ng mga bayo. Kahit papaano ay natututo naman siya.
Hindi nga lang niya kaya pang sakyan si Dante pero si Bruno naman ay napapaamo niya na kaya't kahit papaano ay kaya na niyang mga bayo hanggang sa malayo. Dalia, close kayo ni Sir Miguel? Tanong sa kanya ni Rachel, isa sa mga kasambahay. Ah, oo, kababata ko si Sir. Kung wala lang si Miss Sabrina, iisipin kong may gusto sa'yo si Sir eh. Mapaklang natawa si Dalia. Hindi na sumagi sa isip niya ang mga bagay na yon dahil kahit ano pang ipilit niya sa kanyang sarili ay alam niyang hindi sila bagay. Nahulog na siya kay Miguel pero kailangan niyang isantabi yon dahil mas mahalaga ang 2 milyon. Minsan lang ang 2 milyon sa buhay niya kaya't hindi niya sasayangin iyon para lang sa lintik na pagmamahal na yan. Talaga ba? Pero imposible yan. Paghalakhak ni Dalia. Mamaya na ang chismisan. Lilipad na pa Manila si Sir Miguel para sa engagement party nila ni Miss Sabrina. Saway sa kanila ni Manang Celine. Engagement party? Takang tanong ni Dalia. Oo, engagement party at announcement na rin ang wedding date nila. Malapit na yon. Sa susunod na buwan na. Akala ko ba 3 months? Napalakas ang boses ni Dalia kaya't nilingon siya ni Manang Celine. Anong 3 months? Sa susunod na buwan na. Kaya kung iniisip mong may chance ka kay Sir, kalimutan mo na yon. Hindi dahil naging mabait si Sir Miguel sa'yo e pakakasalan ka na niya. Ang mayaman, para lang yan sa mga mayayaman kaya gumising ka sa pangarap mo, Dalia. Ha? Hindi naman po ako umaasa kay Sir Miguel. Papunta ka palang, Dalia, pero pabalik na ako. Matagal na akong nagtitimpi, pero alam ko ang tinginan ninyo ni Sir. Sinasabi ko sa'yo, Dalia, ha? Mahirap kalabanin ang mga mayayaman, kaya kung ako sa'yo, eh maghanap ka na lamang ng iba. Buong araw na hindi nakita ni Dalia si Miguel. Siguro ay dahil busy na nga ito sa paghahanda para sa engagement party nila ni Sabrina. Tutuloy siya. Ang ibig bang sabihin nun ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhulog ang loob ni Miguel sa kanya? Hindi ba siya nagtagumpay sa ginawa niya? Mahirap ba talagang paamuhin si Miguel? Gago, ako yata yung talo ha. Bulong ni Dalia sa kanyang sarili. Wala sa sariling nailabas niya si Bruno sa kwadra. Bahala na kung magalit sa kanya si Miguel o kung sitahin man siya ng mga tagapangalaga ng kabayo. Dalia! Dalia! Saan mo dadalhin si Bruno? Sigaw sa kanya ni Junjun. Mabilis na pinatakbo ni Dalia ang kabayo. Hindi niya iniintindi ang pagwawala nito habang ipinapatakbo niya ito. Ilang saglit lang ay narinig niya ang pagkulog galing sa kalangitan at ang unti-unting pagpatak ng ulan sa balat niya. Bruno, please! Makisama ka naman sa akin, oh! Pakiusap niya. Ikakasal na nga yung amo mo sa iba. Kaya maging mabait ka naman sa akin. Kainis yung amo mo ah, Manhid. Hindi ba niya alam na mahal ko na siya? Bakit pa siya pakakasal kay Sabrina kung nandito naman ako? Lecheng 2 milyong yan. Wala na akong pakialam sa pera na yan. Umigik lamang ang kawawang kabayo dahil sa pagsasalita ni Dalia. Nagpatuloy lang siya sa pagpapatakbo sa kabayo hanggang sa tuluyan na ngang lumakas ang ulan. Sa puntong iyon ay mas lalong nahirapan si Dalia dahil tumatakip sa mata niya ang malalaking patak ng ulan. Bakit may kulang sa kabayo dito sa kwadra? Nasaan si Bruno? Inis na tanong ni Miguel. Paalis na sana siya nang mapansin niyang may mga kulang sa kabayo. Bukod pa doon ay buong araw niya ring hindi nakita si Dalia. Labag pa sa loob niyang lumipad papunta ng Maynila ngayon. Kaya't mas lalo lamang iyong nakapagpadagdag ng inis sa kanya. Sir, si Dalia po kasi. What about Dalia? Tinangay niya po si Bruno. What the heck? What the hell are you talking about? Anong tinangay? Nangabayo po siya papunta sa Burol. Walang iya naman oh. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Binaba ni Miguel ang mga gamit niya. Nagmamadali niyang inilabas si Dante sa kwadra. Sir, may flight pa po kayo. Wala akong pakialam sa flight ko. Mabilis na pinatakbo ni Miguel ang kabayo. Abot-abot ang kaba niya ngayon dahil hindi pa naman ganun kagaling mga bayo si Dalia. Nag-aalala siya dahil baka mapano ang dalaga. Shit, Dalia! Please be safe!
Mas lalong napamura si Miguel nang makita niya ang makulimlim na kalangitan. Kasabay pa noon ay ang biglang pagpatak ng malakas na ulan. Dalia naman, ano bang pumasok sa isip mo? Napailing si Miguel habang nilalandas niya ang lupain patungo sa Burol. Habang lumalakas ang ulan ay mas lalo lamang siyang napapraning sa kaba. Hanggang sa maratnan niya nga si Dalia na ngayon ay patungo na sa Burol. Dalia! Nagulat si Dalia sa narinig na boses. Imposible iyon. Baka guni-guni niya lamang iyon at dapat ay nakaalis na si Miguel papuntang Manila. Dalia, bumaba ka na dyan! Ganun na lamang ang gulat ni Dalia nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng boses at nakita niya ang binata. Basang-basa ito dahil sa malakas na ulan at ngayon ay madilim ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong ni Dalia kay Miguel. Ako ang dapat na nagtatanong niyan sa'yo. Anong ginagawa mo dito, Dalia? Bakit mo pa ako sinundan? Dapat nakaalis ka na, hindi ba? Para sa engagement party ninyo ni Miss Sabrina? What the hell are you talking about, Dalia? You're not answering my question. What are you doing here? Gusto ko lang maglibot. Masama ba yun? Then why are you crying? Hindi ako umiiyak, ha? Patak lang to ng ulan. Don't lie to me. Why are you crying? Hindi nga sabi ako umiiyak. Bakit mo ba pinagpipilitan yun? At saka, bakit hindi ka na bumalik doon? Kailangan ka na sa Maynila, di ba? Sinong nanakit sa'yo, Dalia? Sabihin mo lang. Sasaktan ko din siya. Humalakhak naman si Dalia dahil sa sinabi ni Miguel, habang si Miguel naman ay nagulat dahil naman sa reaksyon ng dalaga. Sasaktan? Sige nga, bakit hindi mo saktan ang sarili mo, Miguel? Ilang saglit lamang ay tumalon pababa si Dalia. Itinali niya sa malapit si Bruno para makasilong siya sa ilalim ng malaking puno. Sinundan naman siya ni Miguel at ganun din ang ginawa nito. Anong ibig mong sabihin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Kung anong talino mo, ganun ka rin kamanhid eh, no? Then stop talking in riddles. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka para sa engagement party ninyo ni Miss Sabrina? Nagsiselos ka ba, Leah? Congratulations! Na-realize mo rin. Bahagyang nanlaki ang mata ni Miguel sa kanyang narinig. Tumayo naman si Dalia at pinagpaga ng kanyang sarili. Malakas pa rin ang ulan pero sapat na siguro ang kahibagan na ginagawa niya para sa araw na yon. Alam naman niya na malabong magkagusto sa kanya si Miguel. Oh, saan ka na naman pupunta? Aalis na ako. Hindi pwede. Dito ka lang. Ano? Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba, kaya pa kitang harapin? Hindi ka pwedeng umalis, Dalia. Nakakainis ka naman. Alam ko namang hindi mo ako gusto, Miguel. Kaya wag mo naman akong paasahin ng ganyan. Hinila ni Miguel ang kamay ni Dalia, kaya't napasubsob ito sa dibdib ng binata. Parehas na silang basang-basa ngayon, pero tila yata wala silang pakialam doon. Sino bang may sabi sa'yo na hindi kita gusto, ha? Sasagot pa sana si Dalia nang bigla siyang halikan ni Miguel. Gulat na gulat siya kaya naman hindi niya kaagad nasuklian ang halik ng binata sa kanya. Ngunit habang tumatagal ay ramdam na niya ang panghihina ng kanyang tuhod. Kaya naman ikinawit niya na ang braso niya sa leeg ni Miguel. Sinuklian niya rin ang mainit na halik ni Miguel sa kanya. Hindi na ako pakakasal kay Sabrina. Malambing na bulong ni Miguel kay Dalia. Paano yun? Maraming mag- Shhh! Ako nang bahala. Basta, huwag mo akong iiwan. Tumango naman si Dalia. Oo naman, hindi kita iiwan. Muli siyang niyakap ni Miguel. Hindi mapigilan ng binata ang pagngiti dahil ngayon niya lamang naramdaman ang pagmamahal na ganito. At bukod pa roon, sa kababata pa niya na matagal na niyang gustong makita, kaya't laking tuwa niya nang malamang gusto rin siya ni Dalia. Mission successful! Hindi sumipot si Miguel sa engagement party namin, kaya't pinadala ko na ang 2 milyon mo sa bank account mo. Maligayang saad ni Sabrina
Nagtagumpay nga si Dalia, pero hindi naman siya masaya. Hindi ba ito naman talaga ang pakay niya? Ang 2 milyon para makatulong yun sa pamilya nila? Pero bakit parang nakokonsensya na siya ngayon? Ah, ganun ba? Salamat. Malaking tulong na to kay Lola. I told you, you are the perfect person for this job. Talaga? Bukas, pwede ka nang umalis. Ako nang bahalang kausapin si Miguel. Sasabihin ko na lang na dito na kita sa Manila inassign. Ha? Ganun na lang yun kaagad? Akala ko po ba next month pa? Para saan pa? Nagawa mo naman ang pinapagawa ko, di ba? What is the point of staying there? May 2 milyon ka na. Natahimik si Dalia. Don't tell me. Nagugustuhan mo na rin si Miguel? Hindi pa rin sumasagot ang dalaga. Oh shit! Tama ba ako, Dalia? Nagustuhan mo rin si Miguel? Sige na, aalis na ako bukas. Nasa bank account ko na po ba ang 2 milyon, ha? Yes, and you will leave at 6 in the morning. Okay po. Job well done, Dalia. Buong gabing gising si Dalia dahil sa bilis ng mga pangyayari. Parang binigyan lamang siya ng panandali ang kasiyahan at agad na binawi iyon sa kanya. Pero iyon naman pala ang dapat na gawin niya. Umalis na dahil napatigil na niya ang engagement party ng dalawa. Nasa kanya na ang 2 milyon, kaya't wala ng punto pa para manatili pa siya. Nag-impake na lamang si Dalia para ubusin ang oras niya. Pinunasan niya na rin ang mga luha niya nang mag-sink in sa kanya na talagang aalis na nga siya pagkatapos nilang magkaamina ni Miguel. Hindi bale, may 2 milyon naman siya. Yun na lamang ang dapat niyang isipin. Alas 4 pa lamang ng umaga nang dahan-dahang si Dalia na naglakad palabas ng mansyon. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maging emosyonal dahil sa loob ng 2 buwan niyang pananatili doon ay talagang napamahal na siya sa lugar. Bruno, Dante, mag-iingat kayo dito ha. Huwag niyong masyadong pahirapan ang amo ninyo. Marahan niyang hinagod ang balahibo ng mga kabayo at napangiti naman siya. Saan ka pupunta? Natigilan na lamang siya nang marinig niya ang boses na yun. Imposible. Masyado pang maaga para magising si Miguel. Migo? Hinarap niya si Miguel at halos mabitiwan niya ang kanyang mga bagahe nang makita niya ang galit na tingin ni Miguel sa kanya. Tinatanong kita, Lia. Saan ka pupunta? Migo, bakit gising ka na? Aalis ka? Iiwan mo na ako? Hindi naman sa ganun, Miguel. Let me rephrase my question. Aalis ka dahil mahal na kita? O dahil nagawa mo na ang pinapagawa sa'yo ni Sabrina? Namilog ang mga mata ni Dalia, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Paanong nalaman ni Miguel iyon? Malinaw sa kanya na sila lang dalawa ni Sabrina ang may alam ng mga plano na iyon. Paano ko nalaman? And to tell you the truth, walang sinabi sa akin si Sabrina. Migo, magpapaliwanag ako. So totoo nga, na lahat ng yon para sa pera lang? Sigaw ni Miguel. Migo, hindi naman sa ganun. Don't give me that bullshit. 2 milyon lang ba ang halaga ko sa'yo? Oo na, lang yan naman oh. Ginamit na kita. Ginawa ko lang yun dahil kailangan ko ng pera. Masisisi mo ba ako? Dahil sawang-sawa na ako sa buhay ko? Araw-araw na lang puro sardinas na lang ang inuulam namin. Nang marinig ko na bibigyan ako ni Sabrina ng 2 milyon, pumayag ako. Kaya oo, lahat ng yun ginawa ko para sa pera. Nagulat si Miguel sa biglang pagtaas ng boses ni Dalia. Habang si Dalia naman ay hindi mapigilan ang kanyang sariling umiyak. Palibhasa, mayaman kayo eh. Kaya hindi nyo kailangang dumaan sa ganito. Pero ako... Minsan lang ang ganitong pagkakataon, Migo. Kaya kinagat ko na. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Kahit ginawa ko lang yun para sa 2 milyon, totoo ang lahat ng ipinakita ko sa'yo. Totoong mahal kita. Liar. Ayos lang na hindi ka maniwala sa akin. Niloko kita eh.
Don't worry. Aalis na ako para hindi ka na mahirapan pa. Sinungaling. Nakuha mo na yung 2 milyon, Dalia. Kaya hindi mo na kailangan pang magsinungaling na mahal mo ko. Pinunasa naman ni Dalia ang luha niya. Bahala ka. Bahala ka sa kung anong gusto mong paniwalaan, Migo. Pinagmasda ni Miguel na maglakad palayo si Dalia. Gusto niyang pigilan ang dalaga pero nangingibabaw sa kanya ang galit dahil sa nalaman niya. Matagal na niyang pinapasundan si Sabrina at kagabi niya lang nalaman ang tungkol sa napagkasundoan ni Dalia at Sabrina. Minsan na nga lang matamaan. Minalas pa. Bulong ni Miguel sa kanyang sarili. Makalipas ang isang buwan ay nagkaroon na nga ng trabaho si Dalia tulad ng sinabi ni Sabrina. Ngayon ay isa na siyang office clerk. Nakatira na rin siya sa maayos na bahay at hindi na rin palaging sardinas ang inuulam nila araw-araw. Masasabi niyang mapalad pa rin siya sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanila ni Miguel. Aba, ay napakasarap naman ang pagkain natin ngayon, Apo. Maraming salamat sa lahat ng itinulong mo sa akin. Umiling naman si Dalia. Lola naman, bumabawi lang ako kaya sige na po, kumain na tayo. Ikaw rin, Jeannie, ihanda mo na ang hapagkainan. Thank you, ate. Ito lang naman ang gusto ni Dalia. Maayos na tirahan, makakain sila kahit 3 beses sa isang araw at hindi naman niya kailangan maging mayaman. Ayos na sa kanya ang sapat at hindi nagkukulang. Dalia, may ginagawa ka ba? Pinapatawag ka ni Miss Sabrina. Napahinto naman si Dalia sa ginagawa niya at nilingon niya ang kanyang katrabaho. Ha? Ngayon na ba? Oo, doon daw sa may conference room. Nagmadali naman sa pagtayo si Dalia. Hindi niya malaman kung bakit bumilis ang pagtibok ng puso niya. Naging malapit na rin kasi sa kanya si Sabrina. Masaya na rin ito sa boyfriend niya ngayon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto papasok sa conference room. Nang maisarado niya ito ay nagulat siya dahil hindi si Sabrina ang nakita niya. Nakaupo ngayon sa isang ergonomic chair si Miguel habang nakatingin sa kanya. Migo? Leah. Nasaan si Sabrina? Hindi mo na siya kailangang hanapin pa. Ako ang nagpatawag sa'yo. Ha? Bakit mo ako pinatawag? Kinakabahan naman si Dalia nang tumayo si Miguel. Malaking hakbang ang ginawa niya para makalapit ito sa kanya. Napaatras naman si Dalia hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa likuran niya. Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin. Mapanuyang bulong ni Miguel sa kanya. Migo, alam kong may mali ako kaya humihingi ako ng I don't need your apology, Dalia. Then, anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Sumilay ang malaking ngisi sa labi ni Miguel. Parang maling desisyon yata ang sinabi ni Dalia pero wala nang atrasan pa yun. Sa kabila ng ginawa niya ay may parte pa rin sa kanya na gustong makipag-ayos kay Miguel. Dahil kahit balikta rin naman ang mundo, kaibigan niya pa rin si Miguel. I have an offer for you. Well, that is if you wanted to be forgiven. Oo, gusto ko. Kahit ano, Migo. Mapatawad mo lang ako. You have to make sure of that, Dalia. Gustong-gusto mo ba talaga? Oo, Migo. Gustong-gusto ko. Nagulat naman si Dalia nang marahang hawakan ni Miguel ang baba niya. Then, be my girlfriend. Marahan niyang bulong. Ano? You heard me, Dalia. Be my girlfriend and I will forgive you. Ha? Nababaliw ka na ba? Humalakhak naman si Miguel. Oo, Dalia. Baliw na ako. Baliw na ako sa'yo. Migo. Now what, Dalia? Pumapayag ka ba? Oo, payag na ako. Payag na akong maging girlfriend mo. Then, you're forgiven. Dahan-dahan na inilapit ni Miguel ang mukha niya kay Dalia bago niya ito dinampian ng halik. Mahal kita, Dalia. Wala akong pakialam kung gamitin mo ako. Mas pipiliin ko pa na gamitin mo ako ng gamitin kesa mawala ka sa akin. Pero hindi naman tama na gamitin kita, Migo.
I am that desperate, Dahlia. But like what you've said, totoo ang lahat ng ipinakita mo sa akin, hindi ba? Na mahal mo rin ako. Yumuko si Dahlia sa kahihiyan at tumango. Huwag kang tumango lang. Sabihin mo sa akin ng maayos, Dahlia. Oo. Mahal kita, amigo. Mahal na mahal din kita. Ngumiti naman si Miguel. Ito ang parusa ko sa ginawa mo. Mamahalin kita ng buong buhay ko. Pakakasalan kita. Papalitan ko yung apelyido mo. Magkakaanak tayo at uuwi ako palagi sa'yo. Naiintindihan mo? Napahalakhak naman si Dahlia sa kanyang narinig. Yan lang ba ang parusa mo sa akin? Oo. Aangal ka ba? Gusto ko yung parusang yun. Gustong gusto ko, Migo. Ikinawit ni Dahlia ang braso niya sa kanyang liig at masuyo niyang hinalikan si Miguel. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay na to dahil pati ang lalaking mahal niya ay nakuha niya na rin. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lang